Bata, ang asignatura natin ngayon ay MAPE HEL 2 Quarter 4. Tayo ay nasa Week 8 na. Ang pamagat ng ating aralin at pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kaligtasang pampaaralan. Handa na ba kayo mga bata? Okay, bilang panimula, napag-aralan mo sa nakaraang aralin ang mga ligtas at liligtas na gawain at lugar sa paaralan. Maging ang mga babala na nagbibigay mensahe upang makaiwas ka sa disgrasya. Ngayon naman, sa panibagong aralin na ito, balikan natin ang mga gawaing pangkaligtasan sa paaralan. Ang ilan sa mga ito ay, sa pagpasok sa paaralan at pag-uwi sa bahay, tumawid sa pedestrian lane upang laging ligtas. Pumila ng maayos tuwing itataas at ibababa ang watawat, recess, at kung may pagtitipon sa paaralan. Huwag umakyat o pumunta sa mga lugar mayroong ginagawa. Mag-ingat sa pagtaas at pagbaba sa hagdanan. Sumunod sa babala na walang pupunta sa lugar na ito, mataas ang boltahe ng kuryente. Iwasang ang pagtakbo na sa pasilyo ng paaralan upang hindi madapa. Palaging sumunod o makinig sa paalala ng guro. Ilan naman sa mga simbolo ng mga gawaing pagkaligtasan sa paaralan ay ang mga sumusunod. Mag-ingat, madulas ang sahig. Mataas ang boltahe ng kuryente. Mag-ingat sa pagtaas at pagbaba sa hagdan. Laging sa gawi ng kanan ang pagbaba at pagtaas ng hagdan. Huwag magkalat ng basura kung saan-saan. Ang layunin naman natin ngayon sa araling ito ay natutuhan ang iba't ibang gawaing pangkaligtasan sa paaralan. Inaasahang naisasagawa ang mga ito at maisa sa buhay para sa mas ligtas na pananatili sa loob man o labas ng paaralan. Sakuna ay maiwasan kung ang mga tuntuning pangkaligtasan ay iyong laging tatandaan. Bawat batang katulad mo ay may pananagutan na sundin ang lahat ng mga tuntunin at babala, lalo na kung ikaw ay nasa loob ng iyong paaralan, lalo na kung ito ay para sa iyong kaligtasan. Ang kakayanan mong umunawa at sumunod sa mga ito ay malaki ang ambag sa iyong kapakanan. Sa ganitong paraan, ikaw rin ay makapagbabahagi ng kaligtasan para sa iba. May matali ka bang kaibigan? Naniniwala ka ba sa payo ng iyong kaibigan? Bakit? Subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang usapan ng magkaibigang sina Ina at Angelo at sagutin ang mga tanong. Ang pamagat ng usapang ito ay ang dalawang magkaibigan. Angelo, halika, bumili tayo ng lugaw sa kantina. Takbo tayo. Ina, ayaw kong tumakbo, baka madapa tayo. Angelo, sige na nga. Walang ano-ano pa'y nadapa ang isang batang nauna sa kanila. Ina, tingnan mo, nadapa siya. Angelo, naku, ang haba ng pila, makipagsiksikan kaya tayo? Ina, hindi tama yun, dapat tayong pumila ng maayos. Hindi nakaimik si Angelo. Samantala, isang bata ang natapunan ng lugaw dahil sa pakipagsiksikan. At nakita iyon ni Angelo. Angelo, tama ka. Mas mainam na sundin ang mga tuntuning pampaaralan. Pumila sila ng maayos
at matiyagang naghintay. Sagutin naman natin ang mga tanong. Number 1, ano-anong tuntuning pangkaligtasan ang sinunod ni na Anghelo at Ina? Ang sagot ay, ang tuntuning pangkaligtasan ang sinunod ni na Anghelo at Ina ay ang paglalakad ng dahan-dahan sa pasilyo ng paaralan at pagpila sa kantina. Number 2, ano ang maaaring mangyari kung hindi sinunod ng magkaibigan ang mga tuntunin sa paaralan? Ang sagot ay, kung hindi po sinunod ng magkaibigan ang tuntunin sa paaralan, ay maaari po silang maaksidente o mapahamak. Number 3, sino sa dalawang magkaibigan ang nais mong tularan at bakit? Ang sagot ay, ang nais ko pong tularan ay si Ina dahil alam po niya ang mga tuntunin na dapat sundin sa loob ng paaralan. Number 4, ano ang kahalagahan ng pagsunod sa tuntuning pangkaligtasan sa paaralan? Ang sagot ay, mahalaga po nating sundin ang tuntuning pangkaligtasan sa paaralan para po sa ating kaligtasan at mabuo sa ating sarili ang disiplina kahit tayo ay isang bata pa lamang. Sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa naman, sagutin ng tama o mali ang mga sumusunod. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, hindi nakipagsiksikan sa pagpila sa kantina. Tama. Number 2, nakikipaglaro sa oras ng klase. Mali. Number 3, binabasa at sinusunod ang mga nakikitang simbolong pangkaligtasan. Tama. Number 4, tumatakbo sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan. Mali. Number 5, ibinabalik ang mga kagamitan tulad ng aklat at walis sa tamang lalagyan upang hindi makatisod sa daan. Tama. Number 6, pumatong sa upuan habang nakikipaglaro. Mali. Number 7, marahan na naglalakad sa loob at labas ng silid-aralan. Tama. Number 8, hindi inahayaang makalat ang loob at labas ng silid-aralan. Tama. Number 9, nag-aagawan ng upuan. Mali. At number 10, tatakbo palabas ng silid-aralan sa oras ng uwian. Mali. Ngayon naman, sa gawain sa pagkatuto bilang 3, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, ano ang kahulugan ng simbolong danger, high voltage? A. Madulas ang daan. B. May malaking butas sa unahan. C. Mataas ang boltahe ng kuryente. O D. May mga taong gumagawa sa lugar. Ang sagot ay, tama. Letter C. Mataas ang boltahe ng kuryente. Number 2. Sinaway ng guro si Arnold na tumatakbo pababa ng hagdanan. Ano kaya ang dahilan? A. Magigiba ang hagdanan. B. Masisira ang kanyang sapatos. C. Baka siya ay mahulog sa hagdanan. O D. Baka maiwanan ang kanyang kamag-aral. Ang tamang sagot ay letter C. Number 3, si Mila ay huling dumating sa paaralan.
ano ang dapat niyang gawin para makasali sa pila. A. Itulak ang nasa hulihan ng pila. B. Pumunta sa unahan ng pila. C. Pumunta sa hulihan ng pila. At D. Sumingit sa gitna ng pila. Ang tamang sagot ay letter C. Pumunta sa hulihan ng pila. Number 4. Hindi gaano matangkad si Ami. Ano ang dapat niyang sabihin upang makita ang punong guro na nagsasalita sa kanilang harapan? A. Ilipat niyo ako sa unahan. B. Umalis kayo sa harapan ko. C. Bigyan niyo ako ng mataas na upuan. O D. Maaari bang makalipat ako sa unahan? Ang tamang sagot ay letter D. Number 5. Ang pagbibigay pansin sa mga simbolong pangkaligtasan ay mahalaga upang A. Tumaas ang marka sa klase. B. Mabigyan ng parangal ng guang guro. C. Masanay sa pagbasa. O D. Makaiwas sa sakuna. Ang sagot ay letter D. Makaiwas sa sakuna. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4 naman, sagutin nang dapat o hindi dapat ang mga sumusunod na gawain. Nagawi, isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Nagtutulakan sa pila. Ang sagot ay hindi dapat. Number 2. Nag-aagawa ng upuan. Ang sagot ay hindi dapat. Number 3. Nagpapaalam sa guro tuwing lalabas. Sagot ay dapat. Sa number 4. Tahimik na nakikinig sa guro. Ang sagot ay dapat. At sa number 5. Kinakalabit ang katabi habang inaawit ang pambansang awit. Ang sagot ay hindi dapat. Sa gawain sa pagkatuto bilang 6 naman, ibigay ang iyong gagawi aksyon sa bawat sitwasyon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Nakita mong nakaharang sa daan ang lagayan ng tubig ng iyong kaklase. Ano ang gagawin mo? Maraming bunga ang puno ng mangga sa inyong paaralan. Ano ang gagawin mo? Ang maaaring kasagutan ay hindi po ako magtatangka na umakyat sa puno ng mangga kahit ito pa ay maraming bunga dahil baka ako ay mahulog. Number 3. Sa pagmamadaling umuwi, hindi na napansin ng kaklase mo ang tulo ng tubig sa kanyang pagdidilig. Ano ang gagawin mo? At ang maaaring kasagutan ay pupunasan ko na lang ang sahig na may tulong tubig dahil baka mayroon pang madulas dito. Number 4. Pinagdadala kayo ng gunting ng inyong guro para sa inyong gagawin sa klase. Nakita mong pinaglalaroan ito ng iyong kaklase. Ano ang iyong gagawin? Ang maaaring sagot ay sasabihin ko kay teacher ang ginagawa nila upang sila ay sawayin dahil baka sila ay masaktan dahil sa tulis ng gunting. At number 5, bago ang payong ni Marian, kinamit niya ito pagpasok sa paaralan. Dahil bago ito, itinabi niya ito sa kanyang upuan kahit nakakaabala sa daan. Ano ang iyong sasabihin kay Marian? Ang maaaring kasagutan ay maayos ko pong sasabihin kay Marian na kung maaari na itabi niya ang kanyang payong sa sabitan nito upang maiwasan na ito ay masira at saka mayroong mapatid ng dahil dito. Ngayon naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6,
gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pagsunod sa mga gawaing pangkaligtasan sa paaralan. Gawin ito sa isang malinis na papel. At ang halimbawa nito ay ganito. Ang pagpila ng maayos. Ano ang masasabi mo sa naiguhit mong larawan? Ang maaaring sagot ay, ang larawan na aking naiguhit ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa paaralan. Number 2, paano ka nito natutulungang makaiwas sa disgrasya? Ang sagot ay, maiwasan ang disgrasya pagkadapa o pagkadulas kung tayo ay nakapila ng maayos. Sa gawain sa pagkatutubilang, ito naman, sumulat ng 3 hanggang 5 pangungusap. Bakit mahalagang maisabuhay o sumunod tayo sa mga alituntunin o gawain pangkaligtasan sa paaralan? Gawin ito sa iyong sagutang papel. At ito ang halimbawa ng maaring kasagutan sa gawain ito. Pumila ng maayos tuwing papasok, lalabas ng kantina o silid-aralan. Huwag maghahabulan sa loob ng paaralan. Iwasan ang pakikipag-usap sa kamag-aral sa oras ng klase. Ngayon naman, sa gawain ito, buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga salitang bubuin mo ay pangkaligtasang, kaligtaan, isagawa, at ligtas. Okay, basahin natin ang talata ng buo. Dapat na isagawa ang mga pangkaligtasang tuntunin sa paaralan upang maging ligtas sa bawat oras ng pananatili rito. Okay, tama ba sagot nyo mga bata? Very good! Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin na naman natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian sa araling ito ay MAPE Held 2 Quarter 4 Week 8. Thank you for watching and God bless!